Heto na naman. Tutuloy natin ang simple tutorials. Bakit mabagal ang CP nyo, ang mga telepono nyo. Hindi lang kasi basta may telepono, tapos pwede ng pindot, ng pindot. E ngayon, kung nag-Facebook ka pa, o nag-i-internet ka pa, maraming mga unwanted na files na pumapasok. Ganon, na automatic yan. Ngayon, dahil nga internet, pinapasukan yung telepono ng mga kung ano-anong cookies. Yun, ang tawag doon, cookies. Hindi yung cookies na kinakain, yung mga binibili na cookies, hindi. Yan yung mga ads na hidden, yung mga hindi nakikita nga ako minsan basta pasok na lang sila ng pasok, ganon. Kailangan malinis ang mga yon. Okay, how to clear the cache data in your telephone? Kailangan malinis din yon palagi para hindi magtambak-tambak ang mga nandiyan sa loob ng telepono mo na nanggagaling sa outside forces dahil naka-internet ka. Ngayon, makikita natin ang cache data sa my settings. So, una, i-click ang settings. Sa settings, may mga ibang telepono na makikita doon ang device care. Yung iba naman nakalagay sa storage. Ganon. So, yung device care, i-click mo yan kasi nando doon yung battery, storage, memory, and security. Yon. May ipapakita ko rin yan sa picture at ilagyan ko ng arrow para madaling masundan. Okay? Click mo ng storage, doon mo makikita kung ilan pang space ang nalalabi sa iyong telepono. Yung iba, konti na lang ang space niyan. Yung iba, punong-puno na, pero paano gagawin yan? So, pag na-click mo yan at nakita mo may available space ka, na 30 GB. Pag sinabing GB, gigabyte yon. Malaki-laki pa ng konti ang espasyo sa iyong telepono. Ngayon, pag nalinis mo na doon, babalik ka na sa window ng settings mo. Bumalik ka na doon. Mag-reboot ka. I-off mo yung telepono mo. Reboot ulit. Pag nag-reboot ka, yun, ma-process lahat ng mga tinanggal mong na
catch files doon na hindi kailangan. Hindi mo kailangan yon. Ganon. Basta huwag ka lang natakot. Confidence lang pag naglilinis ka. Kasi yung iba, natatakot sila na mag-press. Hindi. Yan ay paglilinis ng iyong storage at memories. Pag nagka-on ulit yung iyong telephone, in-on mo ulit, bigyan ng, pag na-off mo, bigyan ng few seconds, 30 seconds, bago on ulit or nirestart mo, na-process na, nalinis na, tignan mo, mabilis na ang takbo ng iyong telepono. Pag nag-Google ka o pumunta ka sa Facebook, mabilis na. Kasi tinanggal mo yung mga pumapasok. Yung parang mga bisitang pumapasok na hindi mo, walang permiso, ganun yun. Yung mga cash files, yun. So, laging pumunta sa settings, tapos follow the instruction, kasi papakita ko naman dito. So, follow the instructions, and then, pag natapos mo na yun, always turn off your computer, or telephone, para mag-reboot, matanggal yung mga ginawa mong proseso, tanggal sila. Tignan mo kung hindi bumilis ang iyong telepono. Ganon. Hindi na kailangan na dalhin mo pa yung telepono mo sa pwesto ng nag-aayos. Ikaw na mismo ang gagawa. Kasi hindi naman mahirap. Kaya lang, mayroon ka lang susundan na proseso. Kasi ang gawa ng iba ay sila ay dinadala ka agad doon. Yun lang naman ang ginagawa ng ano eh, ng naglilinis doon eh. Sasabihin, reformat. Hindi reformat ang gagawin dyan. Lilinisin lang yung mga na nagdagsaan na nandun sa storage. Yun. Kaya mo yan, kaya natin, at magagawa mo yan. Kung alam mo mag-Facebook, magagawa mo yan. O, di good luck sa paglilinis ng iyong telepono. Iniisip ko kasi, paano naman sinasabi ko mag-subscribe ka, paano naman mag-subscribe yung tao eh hindi niya alam yung mga rules, I mean yung steps on how to do it. I will teach you, ituturo ko slowly kung paano. Kasi sa pag-Facebook, iba naman, sa pag-YouTube, iba naman. Yung ibang magagaling na, siyempre, sanay na sila, okay lang. Manimanin lang yan, pinat-pinat lang yan. Pero sa mga naninibago at yung mga hindi pa sanay, kailangan yan ay may confidence kang maglinis muna ng iyong telepono. Okay, isusunod kong topic. I see to it na maiintindihan.